Baby bashers dumarami, anak ni Carlo na biktima na rin. Nauna ng galit na galit sina Janela Salvador at Marcus Patterson sa baby basher na namintas ng namintas sa kanilang limang buwang gulang na anak na si Jude. Hindi mo maintindihan kung ano talaga ang motibo ng baby bashers na iyan. Ngayon naman ang galit na galit din si Carlo Aquino at Trine Kendoza dahil binanatan din ng baby bashers ang kanilang anak. Bakit ba nauuso ang baby bashing? At bakit yung anak ng mga artista ang gusto nilang binabash? May mga nagsasabing ang gumagawa ng ganyan ay mga taong may psychological imbalance at dumarami ngayon ang ganyan dahil nabuburyong na nga sila sa mahigit isang taon ng lockdown. Marami ang hindi nakakalabas ng bahay lalo na nga sa mga kabataan at iyan ay nagkakaroon ng epekto sa kanila psychologically. Iyang mga batang iyan dahil sa kawalan din ng magagawa, kalhikot ng kalhikot sa cellphones at nagbababad sa social media. Kung wala na rin silang makausap sa social media at sila ay nababagot na dyan na sila gumagawa ng kalokohan. Kabilang na riyan ang nanloloko sa online sellers at ngayon iyan ang ginagawa nilang bashing sa mga anak ng artista. Buryong na kasi iyang mga iyan. Ang dapat sa mga iyan ay may bay lang sana ang panahon sa mas kapakipakinabang na mga gawain pero paano nga marami na rin trabaho sa ngayon. Mabuti si Carlo at hindi masyadong mainit ang ulo. Yung iba talaga ay galit. Para sa isang magulang, yung latein mo ang kanyang anak na wala namang ginagawang masama sa iyo, at ni wala pang malay, aba eh siguro nga kung kami ang magulang noon pag mumumurahin rin namin iyang baby bashers na iyan. Ewan kung ano nga ba ang magagawa ng gobyerno na dapat manggalaga sa mga bagay na iyan, particularly ang National Telecommunications Commission para mahuli o mapatigil ang baby bashers na iyan. Pero as it is, yung porno nga at iba pang abuso wala rin silang magawa kahit na may batas laban sa mga iyon, sino pa nga ba ang aasahan natin?